Pagkatapos nga ng huling subject namin, ay naligo na agad ako. Ngayong araw kasi ay aalis ulit kami. Pero kasama namin si Mami at Daddy. At hindi nga lang po kami magkakapatid. At nagsinturon na nga po ako. Nalalaglaglaglag po kasi yung shirt ko, guys. Dahil nga po wala pang laman yung chin ko at maliit pa lang. At ayan nga po, guys, nasa likod ko si Mami. Naliligo pa nga po si Daddy, kaya ayan, magpapakyute muna ako sa inyo. Siya na nga lang po yung hinihintay namin si Daddy, tapos si Ate ay nandito na rin. Namiss ko nga rin po tong salamin namin. Tagal ko rin po kasi hindi nakapag-video diyan. At ayan nga po, ang dami nga po nakuha damit ni Ate Shane mula po sa Zero Energy. Na ipo-photoshoot po ni Ate. Sure naman po ako, nabibigyan ako ng damit ni Ate. At tutulungan namin siyang mag-photoshoot. At ayan nga po, may Chinese class pa nga po niya ng aking kapatid. Nag-tricycle na nga lang po kaming apat, tapos nagmotor na lang ang aking mga magulang. Pero nakasunod po sila sa amin yan. At andito na nga po kami sa SM, papasok na nga po kami. Baka doon na lang po kami sa loob, magkita-kita nila Mami at Daddy. At ayan nga po, pagpasok po namin, nandito rin pala yung mga tita kong taga Ilocos. Kasama na po yung isa kong pinsan. Ayan nga, pag nakikita ko nga sila, talaga naaalala ko yung Ilocos. Naaalala ko po yung dagat doon. Yung sariwang hangin po, lalo na pag umaga. Nakakamiss nga din po yung gigising ka tapos may nakaahin ng pagkain. At pagtas mo kumain, maliligo ka sa dagat. Last year nga po, nung December, nung di pa ako nandidisgrasya, ay nakapunta pa kami doon. At kasama rin po namin yung lola kung nasa ibang bansa na ngayon. Dahil nga po umuwi siya noon dahil magbe-birthday siya at dahil magbabagong taon. At sobrang bilis nga po, mahigit isang taon na po pala yung nakakalipas. Parang nung nakaraang buwan lang nangyari. At ayan nga po, dito na nga lang po namin naisipan kumain sa Popeyes. Habang nasa counter pa nga po sila Mami at Daddy, binidyoan ko muna yung mga kapatid ko. Dahil sobrang ganda rin po talaga dito sa may Popeyes. Ang sarap mag-video, ang sarap mag-picture. Napaka-aesthetic. Naalala ko nga po, nung last kain ko pa dito ay nung September. Nung binilang po namin ng cellphone yung kapatid ko na si Angel. Naalala nyo pa ba yun, guys? At nataon nga po ulit yung suot ko po nung kumain kami dito sa Popeyes ay sharing suot ko ngayon. Promise guys, hindi ko talaga alam na sa Popeyes kami kakain. Biglaan lang talaga. Tapos yung suot ko, sumakto. Pinagpipilian nga po namin kung manginasal o Popeyes. Pero sabi na lang po ni Daddy ay sa Popeyes. Para maganda din daw po isama sa vlog. At ayan nga po yung kakainin namin, one piece chicken at spaghetti. At ang drinks naman po namin ay lemon juice at pineapple juice. Siyempre po, wag po muna natin kalimutang manalangin. Magpasalamat po tayo sa mga nakukuha nating biyaya. Nasa hirap ng buhay, nakakakain pa tayo ng 3 beses sa isang araw. At siyempre, napaka-thankful ko dahil nga may mga magulang akong talagang nagtatrabaho ng mabuti. Para lang po matustusan yung mga pangangailangan namin. Lalong-lalo na po ang pag-aaral. Kasi guys, talaga napakataas na pangarap naming magkakapatid. Siyempre, ganun din yung mga magulang namin. Gusto nila makatapos kami sa pag-aaral para siyempre naman sulit yung paghihirap nila ngayon. Tapos makikita nila balang araw na yung pinagpagudan nila ay may magandang naging bunga. Pero siyempre, sa kabila na paghihirap nila, tulungan din natin sila. Maging masipag tayo. Siyempre, huwag din tayo kagagawa na kaya ka-i-stress nila. Pagtapos nga po namin kumain dito sa Popeyes, bababa naman po kami sa supermarket. At ayan na nga po, gagamit na nga lang po kami ng elevator para hindi ako mahirapan sa escalator. Dahil baka mamaya po ay madisgrasya pa ako. At ang taga-video ko nga po niyan ay si Kuya Troy. Diba guys, napakaganda rin naman mag-video ni Kuya. Kasi po sinabi ko po sa kanya na gayahin niyo yung pag-video ko. Na ipakita niya po yung bawat detalye. Yung mga nangyayari para makita niyo rin. Sa supermarket nga po kami para makabili lang ng iilang ulam sila Mami at Daddy. Ayan nga, habang pumipili nga sila ng manok, wala akong magawa. Kundi tumayo lang at videoan sila. Ayan nga, nandito nga pala yung ate ko, siya yung tagahawak ng cart. Tapos yung dalawa ko namang kapatid ay naglilibot-libot na. Tinitignan nila yung mga hito. At ayan nga, share ko lang sa inyo. Ngayon na lang ulit kami nakaalis ng pamilya ko at nakapunta dito sa SM. At kailan pa nga po yung last SM namin, hindi ko na maalala. Pero ang naalala ko po ay sa Greenwich kami kumain nun. Tapos bumili po kami noon ng chinelas ko. At hindi ko nga po alam guys kung nagbablog na ako noon or hindi pa. Talagang sobrang tagal na kasi naalala ko din na may kulay pa pala yung buhok ko noon. Ako pa po pala si Kagomi noon, joke. Kasi guys, kulay yellow yung kulay ko noon. At naalala ko na nga po mga bandang May or April yun. Diba po napakatagal na, mag-iisang taon na po ngayong taon. At habang kumukuha pa nga po sila Mami at Daddy ng ibang kailangan ay kumuha naman po ako ng mga gatas ko. Dahil nga po sobrang lakas din ang natutulong sa akin nito. Siyempre lalong-lalo na sa aking buto. Talagang kahit ilang fresh milk pa yung laklakin ko, talagang gumaling ako guys ay gagawin ko na. Kasi talagang gustong-gusto ko nang gumaling. Bird na po ako sa bahay. At sinasabi ko nga po sa inyo, makakaalis or makakagala lang po ako pag may mga gantong eksena kami. Pag nagkaayaan po kami magkakapatid. Tapos gustong-gusto ko na ulit makapasok sa school. Dahil totoo nga po yung mas may matututunan ka sa F2F kaysa sa online class. Tapos na-realize ko po na sobrang halaga po talaga ng bawat oras. Na yung mga ginagawa mo dati na kinakatamaran mo ay mamimiss mo rin pala. At isa na nga dyan ang pagligo, Joe. Kung pwede nga lang pabilisin yung oras at panahon ay ginawa ko na eh. At andito na nga po kami sa bilian ng mga sabon. Sa panglinis ng mga katawan. Na talagang alam kong kailangan ng mga kapatid ko, Joe. At ayan na nga guys, wala na patumpik-tumpik pa. Nandito na nga kami sa cashier. Kasi talaga medyo nababatrip na ako ng mga puntong yan. Dahil nga po nangangalay na isa kong paa. At wala naman pong maupuan. Kaya sabi ko po, bilisan na nila
nila para makauwi na kami. Dahil hindi naman na po katulad ng dati, kahit na ilang oras pa kami magstay sa mall ay okay lang. Ngayon po kasi talaga mas kailangan ko pang ingatan tumpa ako para mas sure na mas gumaling na ako. Pero syempre isang bagay lang naman ang libreng gawin at gagaling ka na. Yun lang ang manalangin ka.